Nakilala bilang Captain Hook sa PBA. Hindi gaanong kabilisan at ito yung tinatawag na kontra-tempo maglaro. Pero ang bentahe ni Captain Hook ay ang pagiging efficient scorer nito sa loob ng court gamit ang kanyang unorthodox hook shot at mga timely long bump. From UAAP hanggang PBA, nakilala si Mac Cardona dahil talaga namang may ibubuga ito pagdating sa scoring. Ang isa sa mga masasabi kong weakness ni Cardona sa loob ng court ay ang pagiging pikon at mainitin ng ulo nito, lalo na sa makukulit na defender. Hindi lang sa loob ng court lumalabas ang pagiging mainitin ng ulo nito dahil may ilang beses nang napabalitang napapaaway ito sa labas ng club. At ang pinakamalala sa lahat ay nang saksakin nito ang kanyang former live-in partner habang lango sa ipinagbabawal na gamot. Ito nga pala si Nash Basketball TV. Tara mga idol at pag-usapan natin ang makulay na basketball career, mapait na pagsubok at pagbangon sa hamon ng buhay ng nag-iisang Captain Hook ng PBA na si Mac Cardona. Bago natin pag-usapan niya mga idol, muli ay mamimigay ako ng NBA jersey bilang pasasalamat sa walang sawang panonood at suportang binibigay niyo sa ating channel. Isang Luka Doncic at isang James Harden ang ibibigay ko for this month of August. Paano sumali? Napakadali lang mga idol. Step 1, mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell ng ating YouTube channel. Pagkatapos, screenshot mo idol. Step 2, paki-like at follow din ang ating Facebook page. Tapos, screenshot mo rin idol. At step 3, pakisend ang dalawang screenshot sa ating Facebook page messenger na Nash Basketball TV. Ganun lang kadali mga idol at kasali ka na. Keep on watching sa ating mga susunod na videos mga idol dahil anytime ay i-announce ko ang mapalad na mananalo. Balik tayo sa ating topic mga idol. Ang 6 feet na si Mark Raynan Michael Cardona ay pinanganak noong November 13, 1981 sa Mandaluyong. Youngest sa limang magkakapatid na mag-asawang Reynaldo at Griselda Cardona. Nag-aral ng elementary si Mac sa iba't ibang eskwelahan gaya ng Neymar Polytechnic Institute, Jose Rizal College, Isaac Lopez Elementary School at isang public school in Cardona, Rizal. Pagdating ng high school, nag-aral si Mac sa Carson High School in California, United States. Level 10 lang ang natapos nito kaya't hindi ito nag-qualify para magkaroon ng diploma. Bumalik ng Pilipinas si Cardona at kumuha ng Philippine Educational Placement Test sa DepEd to be eligible for admission sa kolehiyo. Sa kagustuhan na makapasok sa mga sikat at malalaking eskwelahan sa Maynila, ginamit ni Mac ang kanyang galing sa basketball at sumubok na mag-tryout sa De La Salle University Green Archers basketball team. Dahil sa kanyang unique na basketball style, agad napansin ni Coach Franz Pumarin si Cardona at napasama nga ito sa 2001 roster ng De La Salle. Hindi naman binigo ni Cardona ang expectations ng De La Salle at nakuha nito ang UAAP Rookie of the Year Award. Bukod pa dyan, nag-champion din ang kanyang De La Salle sa kanyang rookie season at tinalo nila ang kanilang rival na Ateneo Blue Eagles. Dito ay nakasama ni Cardona ang mga sumikat na PBA players na sina Renren Ritualo, Will Wilson, Joseph Yeo at syempre si The Cool Cat Mike Cortez. At kinuha nila ang 4-peat o apat na sunod na season na champion ang De La Salle Green Archers. Taong 2004 nang muling nag-champion ang De La Salle ni Cardona at sa mga panahon na to ay siya na ang main man ng kanyang eskwelahan. Itinanghal si Cardona bilang UAAP Finals Most Valuable Player at Leading Scorer. Taong 2002 to 2005 ay naglaro rin si Captain Hook sa PBL o Philippine Basketball League para sa koponan ng ICTSI La Salle. Matapos mabuwag ang koponan, napunta si Cardona sa Harbor Center in the 2005 PBL Unity Cup where he was named MVP of the conference. Habang nasa amateur na PBL, hindi nawawala si Cardona sa mythical team at nakatanggap din ito ng League's Scoring Sensation Award. Pagdating ng 2005 PBA Draft, nakuha si Cardona bilang 5th overall pick by the Air 21 Express. Bago magsimula ang season ay agad itong na-trade sa Token Text, Tropang Texters. Sa kanyang rookie season, hindi maganda ang pinakita ni Cardona at nag-average lang ito ng 7.7 points, 2.8 rebounds and 1.1 assists per ball game. Lumabas ang totoong bangis ni Cardona sa kanyang sophomore year at nag-average ito ng 18.1 points, 4.4 rebounds and 2.5 assists per ball game. Highlight sa kanyang sophomore year ang then career high 38 points at tatlong beses na 30 plus points sa loob lamang ng 2 weeks.
Taong 2007 naman ay nakuha ni Cardona ang PBA Conference Best Player Award for the 2007 Fiesta Conference. Isang record din ang ginawa ni Cardona na hanggang sa kasalukuyan ay siya lang ang may hawak. During 2007 Fiesta Conference, itinanghal si Cardona bilang PBA Player of the Week ng 7 beses within one conference. On November 2008, Cardona once again reset his career high in scoring at gumawa ng 42 big points at may kasama pang 6 rebounds upang tulungan ang Tokentex na talunin ang Red Bull Baraco. Nakuha ni Cardona ang kanyang kaisa-isang PBA Championship noong 2008 to 2009 PBA Philippine Cup. Taong 2010 ay nalipat si Cardona sa Meralco Bolts in exchange of a first round pick. Tatlong season naglaro para sa Meralco Bolts si Cardona at pagkatapos ay na-trade naman ito sa Air 21 Express at NLEX Road Warriors taong 2013. Dito ay unti-unting bumaba ang laro ni Cardona at maliit na rin ang kanyang playing time dahil na rin sa pagdating ng mga bagitong players sa NLEX. Dumating ang malaking dagok sa buhay ni Cardona noong August 2016 nang magtangka itong bawiin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng higit 100 pills. Mabuti na lamang at sumaklolo ang former PBA coach at counselor na si Binky Fabis at agad siyang naitakbo sa ospital. Ayon sa doktor na kung nagtagal pa ng 2 oras ay malamang nanabawian na ng buhay si Cardona. Napabalita na nagkaroon ng matinding pagtatalo si Cardona at kanyang girlfriend na si Bianca na nauwi sa mga reklamo ng kanyang girlfriend ng physical abuse. Na-depress si Cardona nang iwanan ito ng kanyang girlfriend at sumabay pa ang pagbagsak ng kanyang karir sa PBA. Bumangon sa 2 pagkakataon si Cardona at muling nakapaglaro ng basketball para sa koponan ng Sark's Burger in the PBA D-League at di nagtagal ay nakabalik muli sa PBA para sa koponan ng Global Port Batang Pier. Isa na namang dagok ang dumating sa buhay ni Cardona nang maaresto ito taong 2018 dahil sa pananaksak sa kanyang former live-in partner na si Bianca. Ayon kay Bianca, nalangos ay pinagbabawal na gamot si Cardona na magpunta sa kanyang condominium at gustong makipagbalikan ng former PBA cager. Matapos maayos ang gusot ay nabigyan na naman ito ng panibagong pagkakataon ng maoferan na maglaro sa MPBL para sa koponan ng San Juan Knights. Dito ay pinakita ni Cardona na may ibubuga pa ito sa basketball at tinulungan ng Knights na makuha ang championship sa 2019 Dato Cup. Pagdating ng January 2020 ay kumalas na ng koponan si Cardona. Ayon sa San Juan Knights ay nag-resign si Makmak due to personal reasons. On February 2020 naman ay kumalat ang video ni Cardona na nakikipag-away sa labas ng club sa BGC. Makikita sa video ang pagpapawala ni Cardona ng mga suntok at tadyak sa hindi kilalang mga kalalakihan. At yan ang kwentong PBA ni Captain Hook, Makmak Cardona. Kung meron kayong mga PBA o NBA players na gusto nyong ma-feature natin dito sa ating channel, isulat lang sa comment section at pipilitin natin mapagbigyan ang inyong mga request. Hanggang dito na lang muna mga idol, thank you and God bless and see you on my next video.